round 2 tayo, segment 2. Buhay-buhay. Tayo. Ano ang pinaka wacky face ni Andre? Sige nga, ibigay mo nga sa sabi ng pinaka wacky. Pinaka, ano yung pinaka wacky face ni Andre? Sige nga. Pwede ba yung pala? Pakit face yan eh, wacky! Ah, wacky ah. Wacky, wacky. Yan, 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 yan. Sige, pakiulit nga. Sige, 1, 2, 3. Yan, sige. Naglalaro muna tayo. Sure, no? Never have I ever. Yan. Pagka nagawa mo, magwa-wacky face ka dyan sa screen. Yan. So, pag nagawa mo to, yan. Mag-face, magwa-wacky face ka dyan. Si Ate Karen ang may gawa ng mga to, no? So, si Ate Karen yan. Sabi ni Ate Karen, never have I ever faked my dancing skills for the animation. Parang ganyan ang yun ang struggle ng lahat ng Busconian youth leader, no? Talagang may animation. Si Jenko din magaling yung sumayo. Paboritong part din niya yan. Pag may madre na, napipilitan siyang sumayaw. No? Never have I ever stayed late in school to finish planning or organizing an event. Pagka-leader ka, kasama ng pag-i-stay talaga ng matagal. Anong latest mo sa school? 2 a.m.? 3 a.m.? Ang UST ko, kasi nagko-close ng 10. Pero, kahit nag-close na po ang school, punta kami sa mga dorm. Yan ang masasaya, Father. Doon overnight dun na. Doon ang overnight po. Overnight. Planning, organizing. Never have I ever forgot to do my academic assignment because of being too preoccupied with my organization. Dida! I love you, Duda! Din! Graduate! Graduate na din, wala ka na magagawa. Never have I ever forgot that there is a scheduled org meeting for the day. Ma-attend ako palagi. Galing! Basta org talaga, di mo nakakalimutan, no? Pero yung assignment, nakakalimutan mo, no? Naku, di ko alam katambay kung good example yun o bad example yun. Yan. Never have I ever experienced saying yes to a task or responsibility nang napilitan lang. Ay, marami yun, Father. Marami. Ano yung isang example na napilitan ka lang? Actually, in general, Father, siguro yung experience na at that time, siguro I was in a very dark phase, tapos galito ako kay God. Siyempre, dahil officer ka. Ang dami-daming pinapa-ano sa yung trabaho, magsalita ka dito, mag-organize ka nito. So at that time, napilitan ako. Pero, ang maganda nun, Father, parang it's God's way of bumping to me na, hey, I love you. Talaga? So, binring back niya ako. So yun, napaka-ano. So thankful po ako dun. Na kahit napilitan, pero nandiyan pa rin po si God eh, no? Mahal na mahal pa rin po kami ni God. Ano ngayon? Punong, parang galit ka kay God. Yes, po, Father. Tapos? Kasi po, ano, nagkataon, masama yung ano mo kay God? Opo. President na po ako nun sa BTYM, pero ang dami pong nangyayari sa buhay ko na ang matatanong ko na lang na two questions. Bakit ako? At ano to? Bakit ngayon ba? Galing! So at that time, sobrang hirap na hirap. Family problems, academic. Nagkasabay-sabay po, Father. Pati sa academic, sabay? Siguro yung meron din. Normal po, mga ganun po, Father. Pero at that time, biglang sumunod-sunod yung mga tasks rin na pinapagawa for the org and for the service. Na at that time, deep inside, kahit ginagawa ko siya, sabi ko, Lord, ano ba yan? Galit ako sa iyo eh. Bakit mo ginagawa to? Pero during those experiences, during those encounters, eh, yun pala yung way ni God para makipag-usap sa akin. Wow. Sabihin na, mahal na mahal ko ni God. Thank you, Lord. You're the thank best. Thank you. Wow. Kaya mga dear katambay, hindi ibig sabihin kapag malapit ka kay Lord, mababawasan yung hirap ng amen. Buhay. Amen, no? Father. Siguro ang may bibigay lang is lalakas ang loob mo or magkakaroon ka ng mga ways and inspiration how to carry your cross. Following Christ doesn't mean tatanggalin yung cross. Hindi ka na Kristiyano.
talagang part na ng buhay ang cross because of our sins, because of our weaknesses and failures. Pero with God, with Christ, kakayanin mo yan. So yun ang nangyari kay Andre, no? So hindi tinanggal yun dahil ba nagsiserve siya kay God? Pinagaan niya yung buhay niya? Hindi. Parehas pa rin, may test pa rin. May project pa rin isasubmit, may thesis pa rin isasubmit. May i-deliver pa rin, no? So galing. Thank you for that sharing, Andre. Sige.